my YouTube channel. So, for today's video, gagawa ako ng DIY crop top ruffles na simple lang naman kasi ireregalo ko siya sa kaibigan ko na magdidibu this 7 and wala na ako masyadong oras para magtahi ng mahaba ganun. So, ang gagawin ko ngayon ay simpleng ruffle crop top lang. So, ito bumili kasi ako ng ano ng tela sa Shopee. 25 lang isang yard. So, ito yung gagawin ko. Ayan, ito siya. Basta ano siya, 1 yard siya. Ayan, 60 inches. So, ayan, gugupitin ko na muna. So, ayan guys, eto na siya. Sobrang dami kong choices. Choices na ano. Kaya hindi ako makapili kung ano ba yung gagawin kong crop top. Kaya ganito yung una kong nagawa. Ayan. Lalagyan ko sana siya ng color, pero... So, ayun, guys. Ito siya ngayon. Ayan. Tapos, yung ruffle naman. Medyo na-master ko na rin ata gumawa ng ruffle, kaya ayun na lang rin yung ginawa ko. Ito na siya. Ayan guys, gumawa ako ng apat na ganito. Ayan, apat sila. Para mas maano talaga yung, mas makita yung ruffle niya dito. Ayan, so ayun lang. Ayun lang yung gagamitin ko sa aking DIY crop top ruffle. Ayan lang yung mga dapat kupitin. So, ayan, mag-start na tayo. Side ng top. Ayan, yung side dito. So, ayan, ganito siya. Ganito yung pinangtahi ko. Ayan, guys. Ang tatahiin ko naman na next ay yung baba. Ayan, nilagyan ko na siya ng pin. Kasi, para mas straight ko yung pagtahi ko. So, ayan, guys. Sisimula na ulit ako. Tapos ko nang tahiin yung baba. Ganito siya. Ayan. Sa likod, ganito. Ayan. Okay guys, so ang next naman natin ay ilalagay ko yung garter para sa ruffles sa baba. Dito. Ayan. So, 28 siya. Kaya, ginawa ko lang na 24 itong garter. Kasya sa kanya. So, ayan. Tatahin ko muna yung garter. Guys, tapos ko na yung
Ruffles sa baba. Tapos ko na mailagay yung ano, yung garter. So ito na siya. Ito siya sa loob. Ayan, ganyan siya sa loob. And then, yung labas. Ta-da! Ang ganda! Ayan, basta ganyan siya. Paganyan. So, ayan, next naman na gagawin ko ay tatahiin ko na yung sa gilid na dalawa. Ayan, ganito. Ayan, so start pa ako. Guys, so tapos ko nang tahiin. And ito na siya ngayon. Ta-da! Oh. Ayan, ganyan na siya. So, ang next ko na mga ayusin ay yung ruffles. Tatahiin ko rin yung sa mga baba niya para hindi matastas. So, ayan, ito yung ruffles, guys. So, ang gagawin ko, itutupi ko rin yung dito na maliit lang tap para hindi siya matastas. Ayan, simulan ko na. Gagawin ko naman ay pagdudugtong ko yung mga ruffles. Guys, so ayan, tapos na ang aking ruffles. Ayan na siya. Ang cute. Ayan, so ang next naman ay yung ilalagay ko na siya sa ano, sa idudugtong ko na siya dito. Ayan. So ayan. Tapos ko na ilagay yung ruffles. Ganito na siya. Ayan. Ganyan na siya. So, tutupian ko na lang ulit siya dito ng pag-anon. Ay, tatahian ko na lang siya ng pag-anon para may lagyan na, may lalagyan yung garter. Ayan. Ito yung garter ko. So, ito na siyang mga. Ayan. So, ang next ko namang ilalagay ay yung design, mga beads. Ayan. Pag-iisa-isa, puputulin ko itong lahat ng ito tapos ilalagay ko siya sa ruffle. Ayan, dito. Is yung beads ko and galing lang siya dun sa mga dress na hindi na rin ginagamit dito and i-DIY ko rin. So, ayan, nasimulan ko na siya. Ayan. Na ang
gawa ang aking DIY. Ito na siya. O, diba? Ang cute. So, ayan. Pwede na siyang isuot. Ayan yung mga ano niya, beads. Ganyan. So, ganito rin siya sa harap. Ayan. Oops, ang cute. So, pwede na siyang... Pwede ko na siyang iregalo, guys. Sobrang, ang cute. Okay. Ayan. Ayan, yung mga parang basa-basa dyan, ginamit ko kasi yung, ano, ito. Ayan, para dumikit siya. So, ayun, pwede ko na siyang iregalo, guys. Ayan, happy happy birthday pala kay Hazel. Yung pinaka best of friends ko sa lahat. Ayun, happy birthday. I love you.